All right, so you guys want to know about the real situation here in China. So, well, gusto ko sanang manahimik na lang because I think it won't help at all. Kung makikisaw-saw pa kami, hiyang-hiya naman talaga kami, no? Na sa mga Pinoy na nandito pa rin sa China. I actually chose to really say something or to speak out because it's some sort of like below na belt na kasi yung mga banat. Like, lahat na nagpapanik, ang dami ng mga naglalabasa ng mga comments or whatever it is, ang daming negatives. And the way yung kumaka-judge kayo sa mga Chinese people, hindi naman yata yun fair. So, ipagpalagay natin. What if kung yung coronavirus na yan nanggaling sa Pilipinas, tapos walang ibang countries na tutulong sa atin? Tapos sabi nyo na iba-block nyo yung mga flights or whatever it is because ayaw nyong mahawa. Did you actually try to consider about those Filipinos na nandito ngayon sa China? We all want to go home kasi may pamilya din kami dyan sa Pilipinas. And we also want to leave. Ayaw naming mamatay. Pero nasaan kami ngayon? Nandito pa rin kami sa China. Maraming mga Pilipino dito na lumalaban, na tumaasa na mawala lahat, mawala na din one day pagising namin, wala na yung coronavirus. Pero gusto kong magsalita kasi hindi ko naiintindihan. Like, I don't get the point kung bakit nyo binabash, bakit nyo ang dami-dami yung mga negative, yung mga ano, kung ano-ano na. At nakakairita na talaga at nakakapikon sobra. Alam niyo ba na hindi kami pinapabayaan dito ng mga employers namin ng mga insik? They're actually extending help to us. And they keep on reminding sa amin na huwag lumabas kasi nga, it's very dangerous. So, nandito kami sa loob ng bahay. For how many, it's almost a week now na nandito kami sa loob ng bahay. Wala kaming ginagawa. But alam niyo kung anong pinagagawa ng mga students namin dito? Pinapadalan kami ng pagkain. Ganyan nila kinikira yung mga Filipino dito sa China. Tapos kayo, ang dami-dami yung mga negative comments. Kung makapagsalita kayo, kung akala niyo kung sino kayong santo. Like, oh my God, guys. Kung kayo nasa sitwasyon ngayon nila, tapos yung buong mundo, pag nagsasabi sa inyo na, ah, wag yan, Pilipino kasi yan, merong ganito, merong ganyan. Kung kayo, kung tayo yung nasa sitwasyon ngayon, like ipagpalagay na natin, we all want to escape as well, right? Because we want to save our lives. We want to save our kids. So, sabi nyo na you want to ban like lahat ng mga tao na pupunta dyan sa Pilipinas. You're very unfair, guys. You're too much. Like, grabe. Like, paano naman din kami? Iniisip nyo ba yung mga ibang Pinoy na gustong-gustong umuwi ng Pilipinas ngayon? Kasi natatakot din kami. Natatakot kaming mamatay. Kung meron mang mamamatay ngayon, kami dapat yun ang maunang mamatay kasi nandito kami sa infected talaga ng virus. Pero anong ginagawa namin? Nagpapakatatag kami. And still, even if we're not asking any help with Chinese people, ba't tinutulungan nila kami? Binibigyan nila kami ng pagkain kasi nga hindi kami makakalabas dito kasi isolated yung area. Hindi kami makakapagtrabaho. You're too unfair, guys. Grabe, Jude. Like, sobra. Yung hindi ko siya ma-express, but I think in this way, kung marinig niyo nyo or makita nyo tong video nyo na to, mag-change yung, ano nyo, yung pananaw or perspective ng lahat. Kasi parang ginagawa nyo siyang joke, parang ginagawa nyo siyang ano, yung parang, ano to, showbiz balita. Na ang dami-dami yung mga fake news na naglalabasan and all. But just so you know guys, ang bait-bait ng mga incheck. Chinese people are very kind. They are very generous. At kahit man kung meron man silang nagawang mali, please don't be too judgmental. Kasi, bakit perpekto ba kayo? Perpekto ba tayo? Wala. And walang may gusto na mangyari to. So please naman,
Stop it. Like, wag ganyan yung mentality natin mga Pinoy. Kasi nga, kung, oh my God, hindi ko alam kung what is actually the right term that I should say right now or what is the exact words na gusto kong sabihin, pero nasasaktan ako. Kasi, mahal na mahal kami ng mga inchik dito. Alam mo yon? Yung tipong, tapos, yung mga Pinoy, ang dami-dami ng mga negative comments sa kanila. That's too much, guys. Please stop the hatred. Please stop it. Don't be negative. Kung may una mang mamamatay again, kami yung mga Pinoy na nandito ngayon sa China. So, please don't overreact. Kasi naman, yung government dito may ginagawa, of course. Ayaw na ayaw naman nila mag-bug down lahat or mag-shutdown na lang lahat din ng yung economy nila, right? At lalong-lalo na sa atin dyan sa Pilipinas. Nobody want this, guys. Walang may gusto na mangyari to. So please, just spread love, spread positivity. Tulungan natin ang isa't isa. Kasi hindi nakakatulong, guys. So that's all for today. Goodbye.